kilala ang Pilipinas sa pagkakaroon ng makulay at maalamat na kasaysayan pagdating sa boxing. Hindi nagkulang ang Pinas sa pagkakaroon ng mga magigiting na kampyon na nagtaas sa bandera ng ating bansa. Mula kina Pancho Villa, na kauna-unahang naging Asian World Champion, Gabriel Flash Elorde, na bumuhay sa Philippine boxing noong 1950s at 60s, Manny Pacquiao, na kaisa-isang 8 Division World Champion, at marami pang kampyong Pilipino na nakapagbigay ng karangalan para sa ating bansa. Kabilang na ang ngayon sikat na sikat at pinag-uusapang 3-weight world champion na si Cuadro Alas Jan Riel Casimero. Napukaw ni Cuadro Alas ang atensyon ng boxing fans dahil sa kanyang kakaibang boxing persona. Tila napapatigil at nakikinig ang mundo ng boxing sa tuwing siya ay nagsasalita. Pero hindi lang puro angas si Cuadro Alas dahil hindi maitatanggi ang husay at experience nito sa ibabaw ng ring. Idagdag pa dito ang kanyang taglay na karisma sa loob at sa labas man ng ring. Subalit katulad ng iba nating mga world champions, matitinding pagsubok din ang pinagdaanan ni Jan Riel bago siya naging 3-division world champion. Halika't ating balikan ang mga naging hamon sa karir ni Casimero at kung paano niya napagtagumpayan ang mga ito upang maging isang ganap na kampyon sa mundo ng boxing. Tubong Ormoc Leyte at ipinanganak noong February 13, 1990. Bata pa lang ay likas na ang pagkahilig ni Jan Riel sa sports, ngunit boxing ang tinadhana para sa kanya. 12 taong gulang pa lang ay nagbo-boxing na si Jan Riel. Sumali siya sa mga kompetisyon gaya ng palarong pambansa at dito ay kita na ang kanyang husay. Taong 2007, sa edad na 17 ay naging pro boxer si Casimero. Pagkatapos manalo ng 13 sunod-sunod na laban, ay nabigyan ng break si Jan Riel kontra kay former interim WBA light flyweight champion Cesar Cancilla para sa bakanting interim WBO light flyweight title na ginanap sa Managua, Nicaragua. Ito ang kauna-unahang sabak ni Casimero sa labas ng bansa, ngunit buo ang loob ng 19 anyos na Pinoy na magpakitang gilas. Isang ang napakagandang performance ang pinamalas ng Pilipino matapos nitong pabagsakin ng makailang ulit ang kalaban at patulugin sa 11th round upang masungkit ang titulo. Hindi naman pinalad si Casimero sa kanyang 2 sumunod na laban. Una ay isang split decision loss kay Mexican boxer Ramon Garcia Hirales sa isang dikit na laban na ginanap sa Mexico. At ikalawa ay ang TKO loss kay South African boxer Moruti Mtelani sa laban na ginanap naman sa South Africa. Bumawi naman si Cuadro Alas sa kanyang sumunod na laban nang manalo siya via TKO kontra kay Pinoy boxer Romart Centilla sa 2nd round. Pagkatapos nito ay dumating ang isa sa pinakadi malilimutang laban sa boxing career ni Casimero. Gumawa ng ingay at naging laman ng mga balita sa Pilipinas at sa mundo ng boxing ang laban sa pagitan nila Jan Riel Casimero at Argentinian boxer Luis Lazarte na ginanap sa Argentina. Nasaksihan ng mga boxing fans ang isa sa pinakamaduming laban sa kasaysayan ng boxing. Sa panimula ng laban ay agresibo agad si Lazarte at nagbitaw ng mga wild punches na panay hangin lang ang tinatamaan. Habang si Casimero ay kalmado lang na nagbibitaw ng mga jabs at malalakas na kanan. Sa mga sumunod na rounds ay nagpatuloy ang malatorong pag-atake ni Lazarte. Sinasabayan naman ito ni Casimero ng mga left hooks at right counters. Sa kalagitnaan ng round 3 ay nagsimulang magpatikim ng maduduming taktika ang kalaban. Sinuntok nito si Casimero habang pinaghihiwalay silang 2 ng referee. Kapansin-pansin din ang mga napapadalas na low blows na binibitawan ni Lazarte. Mga straight rights naman ang sumasalubong sa mukha ni Lazarte sa mga pagsugod nito. Magandang kaliwat kanang suntok ang tumama kay Lazarte at napahawak ito. Isang malakas na kanan ang pinakawala ni Casimero na dumaplis sa batok ni Lazarte. Dito'y nagkabulang 2 at bumagsak. Dahil dito ay binawasan ng 1 puntos si Casimero. Nakakapagtaka nga na si Casimero pa ang unang nabawasan ng puntos. Sa panimula ng round 5 ay agad na sumugod si Lazarte
At dito ay na-out of balance si Casimero at bumagsak. Binilangan siya ng referee kahit kita na wala namang tumamang suntok. Dito'y napatawa na lang si Janriel dahil mukhang alam niya na nangyayari talaga ang mga ganitong questionableng tawag sa boxing. Kaya naman wala na siyang nagawa kundi mag-focus na lang sa pakikipaglaban. Lalo pat nasa baluarte siya ng kalaban. Sa sumunod na round ay nagpatuloy ang mga roughhousing tactics ni Lazarte. Kasama na ang panununtok sa batok ni Casimero. Dahil nga dito, siya naman ang binawasan ng puntos ng referee. Pagkatapos ng round 6, ay kitang-kita naman sa replay ang ginawang pagkagat ng kalaban sa balikat ni Casimero. Kahit na ganito ang mga kaganapan, ay kita naman na lamang pa rin si Cuadro Alas. Nakakatama rin ang kalaban, ngunit mas malinis ang mga patama ni Janriel. Sa katapusan ng round 7, ay kinagat na naman ni Lazarte ang balikat ni Cuadro Alas. At sa simula ng round 8, ay bakas na kay Janriel ang panggigigil. Mukhang wala na siyang balak na hayaan si Lazarte. Nakagatin ang balikat niya tuwing ito ay umayakap, kaya naman agad niya itong binibira kapag mag-clinch. Sa kalagitnaan ng round, ay dalawang malalakas na suntok ang pinakawala ni Casimero na tumama sa batok ni Lazarte. Dito'y binawasan ulit ng isang punto si Cuadro Alas. Bakas naman sa mukha ni Casimero ang magkahalong gigil at pagkadismaya. Sa round 9 ay nagmistulang away kanto na ang laban. Nagpatuloy ang mga maduduming taktika at dito'y matira na ang matibay. Ngunit di makakapayag ang Pinoy na ipaubaya pa sa mga judges ang resulta ng laban. Nagpakawala ng mga malabomba at mabibigat na suntok si Cuadro Alas na nagpabagsak kay Lazarte. Binilangan ito ng referee, ngunit nakatayo naman ito. Agad itong sinunda ni Casimero ng mga matutulis at mabibilis na suntok na muling nagpabagsak kay Lazarte. Nakatayo naman ito at nasagip ng bell, kaya naman umabot pa ng round 10 ang laban. Sa round number 10, ay nagpa siya ng tapusin ng matador ang naghihingalong toro. Tuluyan ang nagulpi si Lazarte at dito ay hininto na ng referee ang laban. Subalit ang sanay selebrasyon ni Casimero para sa nooy pinakamalaking tagumpay ng kanyang karera ay nauwi sa takot at pag-aalala nang magsimulang magwala ang mga fans ni Lazarte. Kinuyog ng mga ito si Casimero at ang kanyang team. Pinagbabato sila ng mga bote ng tubig, barya at upuan. Nagtago si Casimero sa ilalim ng ring at dito nga ay nahiwalay siya sa ibang miyembro ng team. Isang oras na natili si Janriel sa ilalim ng ring bago siya makita at tulungan ng mga pulis para i-escort sa kanilang tinutuluyang hotel. Nag-file naman ng protesta ang Pilipinas sa Argentine government dahil sa ginawang pananakit ng mga fans sa team ni Casimero. Pinatawan ng habang buhay na pagkakaban ng IBF si Lazarte dahil sa inasta nito at sa pagbabanta nito sa referee sa kalagitnaan ng laban. At dahil dito ay di na maaaring lumaban sa mga IBF sanctioned bout si Lazarte. Naiuwi ni Casimero ang IBF Interim Junior Flyweight title. Noong July 2012 naman ay idineklara si Casimero bilang regular IBF Junior Flyweight World Champion dahil nabigo si Ulises Solis na depensahan ng titulo sa tinakdang panahon. Matagumpay namang nadepensahan ni Casimero ang titulo ng 3 beses kontra kina Mexican Pedro Guevara, Luis Alberto Rios ng Panama, at Felipe Salguero ng Mexico. Bago ito tanggalin sa kanya dahil sa kabiguang makuha ang wastong timbang bago ang kanyang laban kontra kay Mauricio Fuentes na kanya namang na-knockout sa unang round pa lang ng laban. Sa puntong ito ay di na mapigilan ang unti-unting paglaki ng katawan ni Casimero. Kaya naman nagpataas na siya ng timbang papuntang flyweight at kinalaban si Armando Santos ng Mexico. Nagtapos ito sa isang brutal na TKO win para kay Cuadro Alas. Muling dumayo sa ibang bansa si Cuadro Alas para kaharapin ang Thai boxer na si Amnat Ruanrong na ginanap sa Thailand. Di basta-basta ang kanyang kalaban
dahil marami na rin itong tinalong magagaling na boxers. Round number 2, nang mapabagsak ng Thai boxer si Casimero sa pamamagitan ng isang right counter. Gumanti si Cuadro Alas ng isang malupit na left hook counter sa round number 3 na nagpabagsak naman sa Thai boxer. Ngunit nakakapagtaka na hindi ito binilangan ng referee. Ang sana'y magandang laban sa pagitan ng dalawang mahusay na boxers ay napuno ng kontrobersya. Sangkatutak na panggugulang ang ginawa ng Thai boxer kontra kay Cuadro Alas, gaya ng pangre-wrestling, clinching, throwdowns at body slams. Nagwagi si Amnat Ruanrong via unanimous decision. Subalit inula ng batikos ang laban na ito, pati na rin ang naging pagre-referee sa laban. Nang sumunod na taon, ay kinasa ang rematch sa pagitan ng dalawa. Misyon ni Cuadro Alas na rumesbak mula sa kanyang pagkatalo, samantalang gusto namang tuldukan ng Thai boxer ang kanilang rivalry. Bahagyang nagsukatan ng dalawa sa round number 1. Sumugod si Cuadro Alas, ngunit nagpakawala naman ng mga counter punches ang Thai na nagpahinto sa pag-atake ni Casimero. Sa kalagitnaan ng round, pinakita na naman ni Amnat ang kanyang mga wrestling moves. Bumanat naman si Janriel sa bodega ng kalaban at dito'y natapos ang round. Sa round number 2 ay nagpatuloy ang palitan ng mga suntok sa gitna ng ring. Isang malakas na kanan ang pinakawalan ni Casimero na yumanig sa Thai boxer. Sa umpisa ng ikatlong round ay ginamit ng Thai boxer ang kanyang mga jabs para di makalapit si Cuadro Alas. Ngunit paminsan-minsan ay sumusugod din ito. Napansin naman ito ni Cuadro Alas, kaya't inuumangan niya ito ng kanyang kanang kamay. Isang throwdown na naman ang ginawa ni Amnat na nagpatalsik kay Casimero sa ring. At sa round number 4 ay isang body slam naman. Kaya't bahagyang nahinto ang laban. Binigyan naman ni referee Tony Wicks ng warning ang Thai boxer. Nagpatuloy ang laban at nangyari ang di inaasahan ng champion. Isang malakidlat na left hook ang pinakawalan ni Cuadro Alas na nagpasubsob sa Thai boxer. Nayanig ng husto ang champion, ngunit pinilit pa rin itong makatayo. Agad na sinakmal ni Casimero ang kalaban na parang isang mabangis na leon. Isang malupit na liver shot ang muling nagpabagsak sa Thai boxer at dito ay tinigil na ni referee Wicks ang laban. Isang matamis na paghihiganti ang nakamit ni Cuadro Alas at dito ay naagaw niya ang IBF flyweight title at naging 2-division world champion. Halos nalibot na nga ni Casimero ang mundo para labanan ang mga boksingero sa kani-kanilang sariling hometown. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay na ito, ay mukhang mailap pa rin ang nararapat lang na recognition para kay Janriel mula sa mga boxing fans. Pero ito naman ay unti-unting magbabago. Sa taong ding yun, nang mabigyan ng pagkakataon si Cuadro Alas na magkaroon ng karagdagang exposure sa international boxing scene nang mapasama siya sa undercard ng sagupa ang Triple G versus Kell Brook. Ang kanyang kalaban ay mas bata, mas matangkad, at walang talong British boxer na si Charlie Edwards. Sa weigh-in pa lang ay mukhang kumpiyansa na ang British boxer na maaagaw niya ang titulo ni Cuadro Alas. Di naman nagpasindak ang Pinoy champion. Nagharap ang dalawa sa ring at dito nga ay kita agad na wala pa sa level ni Cuadro Alas ang bagitong boksingero. Maganda ang mga punch selection ni Casimero, mga jabs, uppercuts, left hooks, at malalakas na right hands ang pinapakawalan ng kampiyon na unti-unting tumitibag sa British boxer. Masipag din naman sa pagsuntok ang challenger, subalit di naman naaapektuhan ng kampiyon na patuloy lang sa pag-atake. Isang matinding right uppercut ang binitawan ni Cuadro Alas sa round 4 na muntik nang magpabagsak kay Edwards. Ngunit matibay din ito at nanatiling nakatayo. Sa mga sumunod na rounds, ay nagpatuloy ang panggugulpi ni Casimero at sa round number 10 ay nagpakawala ito ng isang matinding left hook na solidong tumama sa panga ni Edwards. Tumayo naman si Edwards at dito ay pinaulanan siya ng mga suntok ni Casimero. Hininto ng referee ang laban upang sagipin si Edwards mula sa kamay ni Cuadro Alas. Hangang-hanga naman ang mga nakapanood sa performance ni Casimero.
Sunod namang tinalo ni Casimero ang Pinoy boxer na si Jecker Buhawe sa pamamagitan ng unanimous decision. Isa pang Pinoy boxer na si Jonah Sultan ang sunod na nilabanan ni Cuadro Alas noong September 16, 2017 na ginanap naman sa Cebu City. Naging back and forth ang aksyon mula sa simula hanggang sa wakas ng laban. Ngunit dito ay di pinalad si Cuadro Alas na makuha ang desisyon. Ngunit kagaya ng mga magigiting na kampyon na hindi basta-basta umaayaw, isang mas mabangis na Cuadro Alas ang bumalik sa boxing. Isang masterful performance ang pinamalas ng Pilipino laban kay Japanese boxer Kenya Yamashita na ginanap sa Pilipinas noong February 16, 2019. Hindi nakaporma ang matapang na Japanese boxer matapos itong patikimin ni Cuadro Alas ng mga kalkulado at mabibigat na suntok sa katawan at mukha. Kahit duguan na ang ilong, matapang pa rin nakipaglaban ang Hapon hanggang sa round number 6. Subalit hindi na nito kinaya ang mga suntok ni Casimero, lalo na nang magbitaw ito ng isang matinding uppercut na talaga namang ininda ng Hapon. At dito na nagtapos ang laban. Sunod niyang tinalo ay si Mexican boxer Ricardo Espinoza Franco sa pamamagitan ng knockout sa round number 12. Pagkatapos ay pinatulog niya ang isa pang Mexicano sa 10th round ng kanilang laban. Noong November 30, 2019, hinamon ni Cuadro Alas ang isa pang mahusay na champion na si Zolani Tete. Planong agawin ni Cuadro Alas ang WBO Bantamweight title. Ngunit itinuturing siyang underdog sa laban na ito kontra sa South African boxer. Sa rounds 1 and 2 ng laban ay ginamit ng champion ang kanyang jab, height at reach advantage para hindi makalapit si Casimero. Ngunit sa round number 3 ay ginimbal ni Cuadro Alas ang mundo ng boxing. Dalawang malatorpidong suntok ang pinakawalan nito na tumama sa sentido ni Tete. Agad itong bumagsak at halatang nahilo sa mga suntok. Dito'y inapura ni Casimero ng mga suntok ang kalaban. Dahilan upang muli itong bumagsak. Muling binilangan si Tete at agad na umatake si Jan Riel para tapusin na ang katunggali at dito'y hininto na ng referee ang laban. Dito ay mas pinatibay ni Cuadro Alas ang kanyang legasiya sa boxing nang siya ay maging 3-weight world champion. Mas nakilala si Jan Riel di lang sa Pilipinas pati na rin sa mga boxing fans sa buong mundo. Isang boxer naman ang nagtangkang agawin ang titulo ni Casimero noong September 26, 2020. Ito ay ang undefeated Ghanaian boxer na si Duke Maika. Maganda ang naging bakbakan ngunit di naman umubra ang kalaban sa mga hagupit ng suntok ng isang prime Jan Riel Casimero. Hindi tumagal ang laban nang pabagsakin niya ito sa round number 2 at tapusin sa round number 3. Malinaw na dumating na ang panahon ni Cuadro Alas gamit ang skills, experience at kidlat sa kanyang magkabilang kamay. Mukhang marami pang pahihirapang boksingero si Cuadro Alas. Nandyan din ang inaabangang laban sa pagitan ni Jan Riel Casimero at Japanese boxing superstar Naoya The Monster Inoue. Isang ang alas na maituturing si Casimero sa Philippine boxing dahil sa galing, excitement at pride na dinadala niya sa bawat laban. At ayon nga kay Jan Riel, huling barahan na daw niyang maituturing ang kanyang boxing career kaya't hinding-hindi niya sasayangin ang mga darating pang pagkakataon. Kaya't sama-sama nating suportahan ang ating kababayan sa mga susunod niyang laban dahil kahit sino pa man ang kanyang makaharap, Cuadro Alas lang ang malakas